walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sumagot na po si Vice President Lenny Robredo patungkol po doon sa motion ni Bongbong Marcos o ng kampo ni Bongbong Marcos na ipa-inhibit ito pong si Associate Justice Marvick Leonen. Isang kahindik-hindik naman na pangyayari ang naganap kanina bandang hapon sa Manila City Hall. Ito po ay ang nakapangingilabot na pagpatay sa isang hukom na binaril ng kanyang kanyang staff sa loob mismo ng kanyang opisina dyan po sa Manila City Hall. Sumisikat na naman ang Maynila, mga kaibigan, ano po? Diyan po ang Secretary of Labor na agawan ng cellphone. Malapit din sa City Hall. At dahil po dyan, nais daw buhayin itong mga senators, yung pong panukala na magbibigay ng proteksyon sa mga sa mga hukom pagkatapos na mapatay itong isang judge kaninang hapon. At si Senator Risa Honteveros po ay pinaiimbestigahan ito pong Seiya Games, ha? Ang kontrata dito po sa venue na ginamit po sa Seiya Games noong nakaraang taon. Utol ni Cayetano nag-react. Umaray. Aray ko po. Ang sabi ng mga gunggong sa immigration, mga kaibigan, kailangan daw baguhin ang batas tungkol sa immigration para matigil na ang mga pandurugas dyan, yung mga scam. Tado! Si Kaper si Lapid, bumabanat! Lapid Fire! Well, mga kaibigan, pagkatapos po na gamiting dahilan nitong si Bongbong Marcos ang panawagan para ipa-inhibit tanggalin si Associate Justice Marvick Leonen sa paghawak ng kaso ng election protest na inihain ni Bongbong laban po kay Vice President Lenny Robredo. Ang sabi ho ni VP Robredo, pwede rin bang ipa-inhibit yung ibang Supreme Court Justice? Yun yung sinasabi natin kagabi, di ba? Na ang Supreme Court dapat meron niyang sang-ayon at hindi sang-ayon sa mga miyembro ng Korte Suprema. At ito pa namang mga kaibigan, ito pa namang posisyon na ito ni Bongbong Marcos na ipa-inhibit itong si Justice Leonen. Mga kaibigan,
Eh, Kwan, ano tawag dito? Suportado ni ano ni Kulangot este Kalida, ha? Ang tanong ngayon, ha? Mga kaibigan, ang mga miyembro ba ng kataas-taasang hukuman na inappoint ni Presidente Digong nyo, ha? Eh, bias na rin, ha? Pabor sa protesta ni Marcos. Yan, mga kaibigan. Ang sabi ho ng kampo ni Vice President Robredo, can we also impute? Oh, mari din ba nating ika nga, sabihin, the same bias against Chief Justice Peralta, ha? Who was the ponente, yun, in the resolution which allowed the burial of the remains of former President Ferdinand Marcos? Yan. Oh, pwede ba natin ngayong sabihin na itong si Chief Justice Peralta, eh, bias ito? Ha? Mga kaibigan, dahil siya ang nagponente o sumulat nung desisyon na pinapayagang mailibing si dating Pangulong Marcos. Ayan po eh. Ha? O kaya, itong si Associate Justice Perlas Bernabe na sumang-ayon sa nasabing desisyon ni Justice Peralta. O, yun ang sinasabi natin. Kabubuhan eh, mga kaibigan eh. Ha? Bagay, ang pangalan ni Bongbong eh, Bongbong, di ba? Muntik ng bobo. Buti na lang, nagkaroon ng NG. Ha? Kung hindi, bobo na yun eh. O, mga kaibigan, sipin mo, pinapainhibit mo si, anong pangalan? Si Associate Justice Marvic Leonen, sapagkat si Marvic Leonen daw ay bias dahil ito ay bumoto laban sa pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos. Sa makatwid, ang itinatanong nila ngayon, eh papano? Ha? Si Marvic Leonen dun sa kaso ni Marcos, eh tutol sa libing. Eh papano yung sumulat? At saka yung ibang mahistrado ng Korte Suprema, di ba? O lalo-lalo na yung Chief Justice of the Supreme Court. Eh bias din yun. Nga naman. O di ba? Kasi sila naman ay pumabor doon sa pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos. Nakita na ninyo, tumitining ngayon yung ano eh, yung kawalan ng sentido komun eh. Ha? Mga kaibigan eh. At katangahan. Sabi ko sa inyo, hindi lang mahalatang tanga ka agad dito, itong mga ito, itong kampo ni Bongbong, kasi English eh. Di ba? Sinabi nila yan sa English eh. Ngayon, kung tatagalugin mo, eto, mas madaling maintindihan ng marami. Ang sabi nila, eto ha, ulitin natin, para dun sa mga hindi ganong naiintindihan yung issue. Yung putak lang ng putak, kuda lang ng kuda. Hindi naman iniintindi. Ang sabi ni Bongbong, inhibit na yan. Ha? Alisin niya sa kaso ni Leonen yung aking protesta kasi yan ay hindi patas, bias, di ba? Hindi siya patas. Bakit? Kasi ito tinatagalog ko lang ha, kasi yan si Justice Leonen eh bumotoan niya yan eh ng kontra sa pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos, kaya bias na yan o hindi na yan patas sa pamilya.
Ha? Yun ang sabi ni Bongbong. Sa petition nilang inihain for inhibition. Ha? Ki, labang kay Associate Justice Marvick Leonin. Si Leonin naging bias sapagkat hindi siya sang-ayon. Tatanong ngayon sa iyo. Ito ngayon ang tinatanong ng kampo ni Vice President Lenny Robredo. Di, ibig sabihin, kung bias si Leonin, bias din. Itong si Justice Peralta, si Justice Perlas Bernabe, at yung iba pa na maestrado ng Korte Suprema na sumang-ayon sa pagpapalibing kay Marcos. Si Kaper si Lapid, umabanat. Lapid Fire! O di malinaw na. Sa palagay nyo, malinaw na ho ba? Pag tinagalog ko, di ba? Dali lang intindihin, di ba? At kagabi, ay atin na pong ipinaliwanag yan na ang Korte Suprema merong ponente. Ano ibig sabihin ng ponente? Hindi yung punyeta, ponente. Ang ponente ho, yung naatasan na sumulat ng desisyon o sa kanya naatang yung kaso para desisyonan. Ngayon, pagka nakagawa na ho ng desisyon, ang tawag doon, ponensya. Ha? Yung tao, ponente. Yung desisyon na kanyang isusulat, ang tawag ho doon, ponensya. Ha? Na isinulat ng ponente. Ngayon, pag naisulat na yung ponensya, mga kaibigan, yung ruling sa isang particular na kaso, ang gagawin ng Korte Suprema, magbobotohan yan eh. Ha? Bibigyan sila ng kopya para basahin nila at sasabihin nila kung sila ay sumasang-ayon o kumokontra. Ha? Ang tawag dun sa sumasang-ayon, concur. C-O-N-C-U-R. O concurrence, di ba? Mga kaibigan, pagsang-ayon. O, pagkatapos, kung hindi ka naman sang-ayon, merong kasing gumagawa ng tinatawag na ano ho, yung kontra naman. Di ba? Ano yung sabi natin kanina? Doon sa kontra? Nakalimutan ko tuloy. Malilimutin na ako. Ngayon ko lang sinasabi, nakalimutan ko na. Basta yung kontra. Ha? Mamaya, maalala natin yun. Oh, mga kaibigan, yung kontra naman, gagawa din kung ng paliwanag niya, di ba? Kung bakit siya kumokontra. Di ba? Ngayon, pagka gumawa ng yung kung sino man ang maestradong gumawa kontra sa desisyon, babasahin din yun ng mga maestrado. Yung hindi pumirma doon sa, yung hindi sang-ayon sa, doon sa desisyon, o kontra yun, pwede silang pumirma doon sa ilalim noon, mga kaibigan. So, botohan yan, di ba? O, kung nagustuhan nila yung kontra, pag binasa nila, ba, maganda ito ah. Oh. Ibig mo ba sabihin bias 'yon? Ha? Oh, mga kaibigan. Kasi ang Korte Suprema talagang numbers game 'yan eh. Para ding waiting 'yan eh. Kaya 'yung desisyon parang binobola 'yon. 'Di ba? Parang sa waiting, binobola kung sino mananalo. 'Yung tinatawag na numbers game, kung sino ang lamang ang bilang. Ha? Nakalalamang, yun ang magiging
final na desisyon. Kaya ang nangyayari, halimbawa, yung ponente sa kanya iniatang yung pagdidesisyon ng kaso, pero merong mga tumutol, ha? Eh, kuwano, nabaliktad niya yon. Mas marami yung pumirma sa kontra, eh yun ang magiging desisyon, yung kontra, yun ang magiging desisyon. Mga kaibigan, at ang lalabas na ponente, eh yung sumulat na nung kwan, yung sumulat na nung kontrang desisyon, di ba? O katulad halimbawa, bigyan ko kayo halimbawa, kaso ni, ito Bong din ang pangalan nito, si Bong Revilla, di ba? Ilan yung maestrado ron? Lima eh. Una yung tatlo eh, di ba? Yung nagpalaya kay Bong Revilla sa kasong plunder sa Sandigan Bayan. Una yung tatlo. Minanipula nila ngayon. Dinagdagan nila ng dalawang maestrado, mga kaibigan. Sapagkat sa unang desisyon, alam ni Bong Revilla na talo sila. Talo siya. Di ba? Makukulong siya. Mahahatulan siya. So anong ginawa? Nilakad nila yan. Di ba? Na maging lima yung maestrado na hahatol doon sa kaso niya. Mga kaibigan, meron yung meron yung kumontra doon eh. Kung di ako nagkakamali, itong justice na to, matino ito ha. Pinagtanong ko yan. Alam nyo, may pagkakataon yun, namamasahe lang. Ha? Sumasakay lang ng pampublikong sasakyan. Ganong katapat na hukom yun. Nakalimutan natin ang pangalan. Pero kung babalikan ninyo yung tungkol sa kaso ni Bong Revilla, nandun naman lahat eh. Oh, ang linaw nung kanyang kwan eh. Yung kanyang opinion eh. Tungkol sa kaso ni Bong Revilla, kung bakit si Bong Revilla eh dapat mahatulan. Mga kaibigan, ano sinabi niya? Eh, si Bong Revilla, sa panahon na siya ay nililitis sa Sandigan Bayan, kapag tinatanong siya, wala siyang maisagot. Tumatahimik lang siya kapag ka siya'y tinatanong. Ha? Mga kaibigan, yun ang sinabi nun eh. Paano siyang mananalo sa kaso? Eh hindi niya naidepensa ang kanyang sarili. Marami yun, maraming binanggit yung justice na yun eh. Ha? Associate Justice ng Sandigan Bayan. Oh, mga kaibigan. Pero ang nanaig, kasi nga, ang ginawa nila, nagdagdag sila ng maestrado para magkaroon sila ng lamang na bilang sa botohan. Diba? Pinagbobotohan kasi yan, mga kaibigan. O yun ang ibig sabihin ngayon nung paliwanag natin kagabi. At ngayon nga, tumutugma dito po sa sagot ng kampo ni Vice President Lenny Robredo. Alam nyo, kung tutusin, itong sagot ng kampo ni Vice President Lenny Robredo, dapat mapahiya sila. Si Kulangot, si Kalida. Mga Kalida mukhang Kulangot eh, di ba? Na naging tao eh. Mga kaibigan eh. Dapat mapahiya sila. Nakakahiya eh. Kasi pinipilit mo yung isang bagay, sipin mo, abogado ka. Ito nga lang napatay na, mamaya pag-uusapan natin yan eh. Yung judge napatay, di ba? Anak pala yun ni dating Colonel Rolando Abadilla ng MISG. Oh, Metrocom Intelligence ng Philippine Constabulary. Mga kaibigan. O ngayon, ito nakakahiya ho itong simpleng-simple lang eh. Kung sinasabi mong bias o hindi patas,
itong si Justice Leonin dahil siya ay bumoto ng kontra, eh, bias din yung mga kumontra ng pabor. Di ba? Kasi bumoto sila laban sa paniwala ng iba, eh. Di ba? Eh, paniwala mo lang yung bias ito, eh. Di ba? Wala kasi silang magamit na issue. At saka, ito, kaya sabi ko nga kagabi, bakit biglang-bigla yan? Meron silang ginawang hakbang na ganyan. Eh, simple lang naman, eh. Nakikita natin, eh. Minamadali na nila kasi kung halimbawa lang naman, hindi pa naman natin sinisiguro, halimbawa lang si Biden na talaga ang naging pangulo ng Amerika ngayon, eh, lalo na silang maleleche. Hindi ba? Wala nang pagkakataon si Bongbong Marcos na maging pangulo ng bansa. Eh kung mamanipulahin nila ito, ibig nila sabihin, ito na lang. Eh di halimbawa, paiinhibit nyo si Marvic Leonin. O di, mapupunta ngayon ang kaso sa ibang maestrado, di ba? Ngayon, yung maestrado ngayon, kakampi nyo o kakampi sa inyo. Halimbawa, katulad nyan, ano ba pa siyan? Kasi bumoto laban sa pagpapalibing kay Marcos. Pwedeng-pwede rin nga naman sabihin na ang bias dyan ay yung mga nagpalibing kay Marcos. Bakit? Kasi si Justice, sino ba yun? Lucas Bersamin ba yun? O itong si Peralta, Ilocano rin, eh. Taga Ilocos din, eh. Ha? Si Peralta, mga kaibigan, taga Ilocos Norte. Ha? Hometown ni dati ng mga Marcos. Mga kaibigan, di lalong mas bias yun dahil kababayan mo. Di ba? Kaya mahirap po yung nag-iimbento lang, eh. Di ba? Halimbawa, dito sa kaso ni Bongbong, paano mo pwedeng sabihin na merong bias ang isang maestrado? Halimbawa, si Leonin at saka si Vice President Lenny Robredo, eh magkamag-anak. Ayun, di ba? Pwedeng magpa-inhibit ka. O kaya, itong abogado ni Vice President Lenny Robredo, eh kamag-anak ni Marvic Leonin. Di ba? Pwede mo siyang ipa-inhibit. Kasi merong bias yun, may relasyon. Eh dun sa desisyon, na kontra. Paano yung pabor? Ibig mo sabihin, mapapabor, mapakontra, bias pareho yun. Hindi ba? Mga kaibigan, ibig mo sabihin, pag yung kaso napunta na sa isang maestrado, napapabor sa interest ninyo, yun hindi na bias sa kanila. Di ba? Yun ang ibig lang sabihin, eh. Mga kaibigan, laking kagaguhan. Kaya nakakahiya. Hindi ba? Walang walang grounds para ipa-inhibit mo. Di ba? Si Marvic Leonin. At saka, isipin mo, solicitor general ka lang. Ha? Pagkatapos, hinaharas mo ang isang mahistrado ng Korte Suprema, ipinalalabas mo yung salin. Ano ang basihan mo para ipalabas mo ang salin? Yung salin, kaya pinalalabas yan pagka merong kang basihan. Hindi ba? Na ang isang official corrupt. Mga kaibigan. Bakit ngayon hindi sabihin itong si Ombudsman Samuel Martires na itong si Kalida ay corrupt, ha? Extortionist. Kasi ang sabi ni, natatandaan ninyo, di ba, sabi ni Martires, yan daw salin, ayaw na nilang ipalabas kasi ginagamit daw yan ng mga politiko
laban sa kalaban sa politika. At saka, ginagamit daw para makapangikil doon sa itinuturong may corruption na kailangang ilabas ang SALN. Oh, hindi ho ba? Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Are you desiring cheesecakes and tres leches cakes? Big or small appetite, we are here to satisfy your sweet cravings. Like our FB page, Sugar Baby by Anna and AJ, for you to see our products. DM us for your inquiries and orders. Sugar Baby by Anna and AJ, the best quality cheesecakes in town. Are you craving for pork barbecue or boneless chicken barbecue? Yung sauce palang ulam na, o kaya sisig or rolls. Yung malasa, yung masarap, nakakagutom. Ano pang hinihintay nyo? Order na sa Barbecue Boss, Davao Street Food Flavor at its finest. Like our FB page, Barbecue Boss NCR, for your orders and inquiries. Check nyo ang aming menu at siguradong maiibigan nyo. Barbecue Boss, home of Davao's best barbecue. Si Kapir si Lapid, bumab. Banat, Lapid Fire. Dito po sa Maynila, naganap ang isang malagim na pagpatay sa isang hukom. Mga kaibigan, kaninang hapon. Ang totoo niyan eh, kaninang umaga, nandun lang tayo sa katabing kwarto niyan eh. Meron tayong dinaluhan eh, na asunto eh. Diyan po sa Manila City Hall, katabi lang sa P floor, mga kaibigan. Akalain ninyo bandang alas dos pasado ng hapon, bigla na lamang umalingaw-ngaw ang dalawang putok sa loob ng opisina nitong si Manila Regional Trial Court Judge o Branch 45 Judge Maria Teresa Abadilla. Batang-bata, 44 years old, mga kaibigan. At siya di umano ay binaril sa ulo nitong clerk of court. Ito'y abogado rin. Abogado na ang pangalan po nitong clerk of court na ito ay si Amador Rebato Jr., 42 years old. Siya ang chief of court clerk ng RTC Branch 45. Yun ang sala ni Judge Maria Teresa Abadilla. Mga kaibigan, nakalain ninyo yun daw ganap na itong si Kwan, si Judge, patay eh. Nung naisugod pa sa ospital, pero fatal ang tama eh, sa ulo eh, mga kaibigan. Kaya after siguro about 1 hour, nadeklara ng dead on arrival. Hindi ko maintindihan kung ang ikinamatay talaga nito, yung tama ng bala o yung pagkakabuhat sa kanya. Mga kaibigan, mula sa P floor, bali ba mga elevator ng Manila City Hall hindi gumagana ngayon? Lahat. Alam nyo, kaninang umaga, nandun ako eh. Bago mag alas 9 ng umaga. Alam nyo, inakyat ko yung P floor. Lakad lang. Pagdating ko ron sa kalahati ng pip ng isang floor sa pagitan ng fourth floor at saka ng P floor, meron pang mga ilang baitang na hagdan, P floor na eh. At yung pupuntahan kong courtroom,
eh pag-akyat mo ng hagdan, yung unang-unang pintong bubungad sa'yo, yun na yung courtroom. Eh, doon sa hagdan, ha, paakyat doon sa P-floor, ha, bago dumating sa sala nung pupuntahan kong branch, akalain niya may patay na pusa ako nakita. Eh sabi ko, ano tong pusa na ito? Patay? Kasi may nakatayo eh, dalawang lalaki, isang babae, isang lalaki. Sabi ko, ano ito? Patay na? Oho, eh ba't pinababayaan ka akong ganyan? Ba't hindi pa nila linisin yan, di ba? Wala. Eh ngayon eh, pumunta ako rin sa court, maaga ako eh. Sabi, eh mamaya pa ho, hindi pa ho ba bukas ito? Tinanong ko, hindi pa ba pwedeng pumasok dyan? Ah, hindi pa ho eh, kasi alas 9 pa ho bukas niyan eh. Eh siguro, meron pa ako mga mahigit 30 minutos. Ang ginawa ko, bumaba ulit ako. At noong alas 9 na, umakyat ulit ako, sa ibang hagdan naman ako dumaan. Eh pero, hindi, napospon eh, yung hearing eh. So, doon din ako bumaba, doon sa may patay na pusa. Akalain nyo, nandun pa rin yung pusa. At nung makita ko, puro ihi yung kwan eh. Yung may, ano na, nakaplak daron eh, yung pusa. Nakapatong doon sa baitang, hindi yung, ano eh, hindi yung plat, di ba? Hindi, nakaganon, nakasampay eh, doon sa baitang nung hagdanan eh. Ewan ko kung anong premonition yun. Kung may kaugnayan yun, sa nangyaring patayan. Pero nakakakilabot ito ah. O, ang pangyayari daw, eh, kesyo dumating itong si Ribato na ilang araw nang hindi nagpapakita sa opisina. At nung dumating, eh tila sinermonan ha, ni Judge dahil sa maraming nabibinbin na kaso. Ha? Natetengga yung kaso dahil wala siya. Eh, ayon naman sa mga paliwanag, ito raw, kaya sumipot kanina ron, eh para magbitiw na sa kanyang serbisyo, mga kaibigan. Sapagkat ang dahilan ng kanyang hindi, o ng kanyang hindi pagpasok ng ilang araw, eh dahil daw ito ay nagkaroon ng COVID. Ha? Eh ngayon, eh ewan natin kung ang sinasabi nilang teorya ng pulis, ha, teorya lang ito, na mukhang ito ay nagkaroon ng parang ano yun, depression. Ha? Depression dahil sa sakit. Oh. Eh ba't magdadala ng baril? Di ba? Eh ngayon, yun ang sabi nung kapatid, sinamahan pang araw nung kapatid eh. Oh. Eh, nung magre-resign na raw, eh nangangatog pa raw eh. Habang sinesermon na ni ano eh, ni Judge eh. Ewan ko kung yung pangangatog, eh para siya, kung siya'y nilalagnat, o ano, di ba? O kaya kinakabahan, eh doon pa lang, eh meron na siyang talagang balak, di ba? Kung nanginginig, di ba? O hindi naman siya dating kriminal eh, di ba? Siguro yung balak niya, eh talagang, ano yung premeditated, di ba? Plano niya talagang gawin yun. Kaya pagdating niya ron, may dala siya mga inabot doon ng 15 minuto, ang pag-uusap nila, hanggang sa meron na lang umalingaw-ngaw na putok. At yung judge eh binaril. Pagkatapos niyang barilin yung judge, eh nagbaril din siya sa sarili niya. At dead on dispatch siya. Mga kaibigan, yung judge, nakita ko sa kuha ng video, ibinaba pa eh. Akalain nyo, ginamit nilang wheelchair, eh yung upuan sa opisina na may gulong. Ha? Yun ang parang nagsilbing wheelchair nila. Ang daming bumubuhat. Ha?
Ngayon, nung malapit ng isakay ito sa mobil, eh sa mobil isinakay eh, parang baboy eh. Mga kaibigan, nakita ko nung nakaupo pa, ha, bago pa lamang isakay at buhatin, buhay pa eh. Buhay pa yung judge eh. Eh ang gulo ng mga bumubuhat eh, kung saan-saan hinahawakan. Nakita ko nga parang minulestya pa nung isa eh. Dahil nakalilis na eh. Ang hawak dito sa mihita nung una. Ba nung ano, hindi pa naman bubuhatin, eh nakita ko yung kamay nilagay doon sa may ano, sa may-ari nung judge. Ano yun, doon mo hawakan para buhatin? Ha? Susmar Joseph, pa-review ninyo yung video na yun ha. Mukhang may katarantaduhang ginawa yung isa ron. Ha? Ngayon, ano ibig sabihin nito? Eh, ano ang posibleng motibo ni Rebato para gawin yun? Sila ba'y meron ng matagal na alitan? Ha? Yan ba'y alitan o ano yan? Mga kaibigan, itong judge na ito, eh naging tauhan pa niyang sila Bersamin itong si ito ngayon, yung si ano, nakaupo ngayon, si Peralta. Naging tauhan nila. Eh todo puri sila dyan eh. That is beside the point, di ba? Ang dapat nating establish dito, eh ano ang motibo at nag-udyok sa tarantadong yun na barilin niya yung judge. Di ba? Kasi medyo ano ito eh, kaduda-duda ito eh. Alam niyo na, hindi naman sa tayo'y malisyoso. Ha? Kaya lang, eh mga kaibigan, eh dapat sa isang krimen ay ini-establish dyan ang motibo kagad. Di ba? Kasi kung karaniwang ano lang yan, alitan, eh, hindi naman siguro hahantong. Number two, papano itong nakapagdala ng baril sa loob ng korte? Gayong, sa pagkakaalam natin, dapat nga pati mga pulis, ipinagbabawal ang baril eh. Sa napumasok, may baril, pumasok sa mga courtroom. At sa City Hall premises mismo, eh, hindi ka pwede dapat magdala ng baril dyan. Eh, itong mga polis naman na nag-iimbestiga, kesyo, eh, hindi na inaalam pa natin kung yan eh merong lisensya or permit to carry. Kasi mga abogado naman merong allowed dyan na ma-issuehan ng permit to carry. Eh, nando na tayo. Pero ang proseso, kung ang isang tao eh, may dalang baril at lisensyado may permit to carry, not necessarily, pwede mo itong daling kahit saan. Ha? Ang gagawin mo dapat dyan, idideposito mo yung baril mo bago ka papasukin ng mga City Hall 1.